Po, mumbling po guys, sinigong sa desisyon po guys ng Supreme Court. Naku po, mukhang merong mga magwawala dito. Merong mga protestante na naman akong makikita sa balita. Hindi pwede to. Diba? Yung mga DDS mukhang boboses na naman yan. Tapos ang ending, isisisi na naman sa ating Pangulo, na ginawa daw po yan ng Pangulo, tinabaho daw po yan ng Pangulo, kagaya ng pagsisi nila nung nakalaya si former Senator Leyla de Lima. Isinisi ba naman guys sa presidente? Eh kung yan po guys yung desisyon ng justice system natin, wala tayong magagawa dyan. So ngayon nga po guys, ito yung balita. Dun. Supreme Court strikes down Duterte's proclamation revoking Trillanes amnesty. Alam nyo kasi guys, itong si Trillanes, kritiko ng mga Duterte. So lahat ng kanilang mga mali, syempre pinupuna ni former Senator Antonio Trillanes. Eh napikon itong sila digong. Ang ginawa nila, ginipet, pilit nilang itinutumba. Kasi talagang still strong standing itong si Trillanes eh. Di ba? Hindi siya nagpapatalo, hindi din siya wala siyang inuurungang laban. So ngayon nga po guys, inipit at ginipit nila itong si Trillanes. Pero guys, fast forward, pinatunayan na po mismo ng Korte Suprema kung gaano po ka-devil, kung gaano po kasama itong si Digo. Ganito kasi yun guys, nung presidente, itong si Duterte, syempre, powerful yung lolo nyo. Diba? Presidente siya, lahat kaya niyang gawin. So ngayon nga po guys, sa kanyang pagiging powerful, yung mga kritiko niya, talagang literal na tinamaan niya nga talaga. Ginamit niya ang kanyang power? Ginamit niya ang kanyang power para nga mapatahimik itong mga nagkikriticize sa kanya. Tingnan niyo si De Lima, di ba? Nakulong sa loob ng humigit kumulang 6 to 7 taon. So ngayon guys, ito naman yung nangyari kay Trillanes taong 2018. Alam nyo naman kasi guys, ulitin ko na itong si Trillanes kapag meron talagang pinaglalaban, abay wala po talaga tong inuurungan. So ngayon nga po guys, ang ginawa kasi ni Trillanes, yung mga pagkakamali ng mga Duterte, binavoice out niya nga. Yan yung yung kaso ni Trillanes. Wala naman po talagang mali doon. Ang problema lang talaga, masyadong pikon itong Duterte administration. Dapat sana, hindi ka nalang nagpresidente kung ayaw magkaroon ng kritiko. So ngayon nga po guys, itong si Trillanes, hindi po yan umuurong sa laban, lalo na kapag meron po siyang tama. Eh ang ginawa ni Digong, tinamaan siya. Diba? Ganito yan guys ha. Itong si Trillanes kasi nakulong, 'di ba, nung panahon ni Aling Maliit kasi nga mayroong pag-aal sa balusa na ginawa itong si former Senator Antonio Trillanes. Mutiny, 'di ba, yung ginamit niya yung forces ng militar. Mayroon ngang pag-aal sa balusa kasi hindi nga talaga nakaya na ni Trillanes yung laganap na korupsyon sa panahon ni Aling Maliit, ni GMA. So, kinalaunan nga, nakulong itong si Trillanes sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. And then later on, guys, nag-apply siya ng amnestia. So, ilan ang dumaang presidente pa bago siya nag-grant. Ang nag-grant po sa kanya ng amnestia ay itong si former President Pinoy, si Aquino. So, basically, guys, ang amnesty na binigay sa kanya, absolute. So, bali guys, binigay po sa kanya yung civil at political rights niya kasi absolute yung binigay na amnesty yan na iginrant ni former President Aquino dito kay former Senator Antonio Trillanes. Kumbaga, lahat guys ng mga kung pagkakamali man yung pag-aal sa balusa na ginawa niya sa pamamagitan ng military forces sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo dahil nga
nilabanan niya, yung corruption, kung pagkakamali man po yun, lahat po yun, guys, ay parte na lang ng history. So, bali, kinalimutan, kakalimutan, mananatili na lang siyang history. So, bali, absolute nga ang binigay na ano na amnestia ni ano ni former President Aquino. So lahat ng ano niya, lahat ng pagkakamali na nagawa niya, kung pagkakamali man yung pag-aalis sa balusa niya na yon na ginawa niya sa military para ho sa administrasyon ni GMA kasi nga lagalap yung corruption, kakalimutan na lang po lahat ng iyon. Kasi nga absolute po ang binigay sa kanya, which is yung kanyang civil and political rights ay ibinigay, ibinalik sa kanya. So ngayon nga po guys, dito na papasok sa ano sa eksena itong si Duterte, 'di ba nga nakalaya itong si ano si former Senator Antonio Trillanes sa panahon ng Aquino administration dahil binigyan siya ng ano ng absolute na amnestia. So ang ginawa guys ni Duterte kasi 'di ba kritiko itong si Trillanes. Ba, kinikritisize niya itong si Digong. Makinig kayo guys ha, sa ilalim to ni ano ni Kalida. Ang nangyari guys, 'di ba? Meron siyang pinasang papers, meron siyang forms, record na nag-submit siya kay ano kay former President Aquino ng ano tawag dito ng amnestia, 'di ba? Nag-submit siya yung apply niya para dito sa amnestia. Ang nangyari guys, sa panahon nila Duterte, sa ilalim ni Kalida, wala daw po guys, nawawala. As in, wala daw po silang nakitang record na nag-submit itong si ano former Senator Antonio Trillanes ng nag-a-apply ng amnestia. Wala daw po silang nakita na nag-apply application ng amnestia itong si Trillanes. Sa aking palagay, paano naman nangyari yun? Paano siya i-grant, diba, ni Pinoy kung hindi siya nag-apply? Ang lumabas kasi, guys, sa panahon nila Duterte, sa ilalim ni Kalida, wala daw po silang nakitang record. O kayo, guys, ano yung naamoy nyo? Tinago, no? Diba? Mukhang tinago. Mukhang may something na, ano, na manipulation ang ginawa nung panahon nila ano nila Digong. Eh yung amnestia pa naman yun guys, yung application, yung forms, yung papers sa pag application niya for ano granting amnestia pala ay importante yun guys, kasi paano ka nga naman bibigyan ng absolute amnestia kung hindi ka nag-apply. So napaka-importante po nun guys. Ay ang problema kasi sa panahon nila Duterte, wala daw po silang nakitang record, forms or paper na nag-submit itong si Trillanes ng application for amnestia. So ngayon, ang ginawa ni Trillanes guys, nilaban niya ito kasi naglabas po guys ng ano ng presidential proclamation decree itong si Digong na i-revoke po guys yung amnestia ni Trillanes. So bali i-revoke, so gusto nila makulong ulit itong si Trillanes. So ang ginawa naman guys ni Trillanes, ni ano nila to, inaknyat nila doon sa Supreme Court. So fast forward guys, ang naging desisyon ng Supreme Court, ito po guys, yan o. Supreme Court strikes down Duterte's proclamation revoking Trillanes amnesty. So lumabas po guys ang desisyon ng Supreme Court at sinasabi po dito sa article na to na ang proclamation decree na revocation ni Duterte kay Trillanes is napaka unconstitutional daw po guys. So valid po yung ginawa niyang application sa panahon ni Pinoy at unconstitutional naman daw po yung ginawa ni Duterte na pag-revoke, ipaparevoke ang amnestia ni Trillanes. Kasi sabi nga dito guys sa balita, the Supreme Court ruled in favor of former Senator Antonio Trillanes affirming the validity of his amnesty and deeming the proclamation revoking its unconstitutional. O ngayon guys, napatunayan kung gaano po kasama yung ugali, 'di ba? Ni Digong. So grabe yung kalukuhan talaga nila, guys. Hindi natin alam kung gaano pa karaming mga tao ang ginamitan nila ng power dahil nga galit sila. 'Di ba? We do not know, sana magkaroon pa to ng deep investigation sa panahon ni Duterte, kasi nga guys, kung si Trillanes nga, 'di ba, dinanas niya to. Eh si Trillanes nakipaglaban naman Bumoses. How much more pa kaya yung mga maliliit na tao? 'Di ba? We do not know lang.
So, ganyan po guys, katarantado itong si Digong. So, buti nga, ba? Diba? Buti nga sa kanya. At tingnan nyo guys, napatunayan na mismo, Supreme Court na mismo guys ang nagpatunay kung gaano po katarantado itong si Digong. Ba? Diba? So, anyway, yun lamang po guys, ha? Siyempre, balita natin yan ngayon. Eh, dapat ibabalita talaga natin to. So, it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.